Hai, Musta Kaidan. Musta mga kaibigan. Araw na naman ng Linggo, kaya lalabas na naman ako. Hindi ba kayo naapektuhan dyan ng pandemic ngayon? Ako talaga naapektuhan. Amo ko. Kailangan lang umalis. Naman magtatapos yung kontrata ko sa April katapusan, kaya ito ganap ng bagong amo. Stress talaga itong pandemic, hindi pa talaga matapos tapos di ba? Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon, kaya pray lang tayo mga kaibigan. Tayo mawala ng pag-asa dahil ganito lang ang buhay sa mundo. May mga darating kahit noon pa man, meron at meron na talagang mga ganito, kumbaga sa alot sa mundo. Pero yung nananatiling matatag, may pananalig sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos, hindi pinapabayaan ng Diyos kailanman. Kaya tiwala tayo sa Diyos, hindi tayo pababayaan. Kung nga ngayon hirap kasi magtatapos ako sa April katapusan yung kontrata ko, matatapos. Sinabi ng amo ko noon, extend daw. Hindi ko naman alam kasi first time ko dito sa abroad, first time ko rin na mag-abroad, wala akong kaalam-alam. Extend, ibig niya palang sabihin sa extend ilang buwan lang, kasi hindi niya sinabi kaagad sa akin na aalis pala sila. Naapektuhan din sila sa pandemya ngayon. Yung kwanda nila, yung anak nila, yung education ng anak nila, kasi dito sa Hong Kong wala pa. Minsan pumapasok yung mga bata dito sa school, tapos karamihan hindi pumapasok, kwan na lang online. Yun, kasi yung anak nila bata pa, kindergarten pa, mayayaman. At education daw yung kwan dito, priority ng mga inchik. Kaya takot sila, anak nila na walang education. Kaya hanap sila ng lugar na hindi masyado naapektuhan yung pag-aaral ng mga bata, sa Yoki daw. UK, doon sila lilipat. Yung trabaho din nila dito, pwede silang magpapa-assign kahit saan na lugar. Siguro nagpapa-assign sila kasi silang mag-asawa, pareho silang nasa isang kumpanya, isang bangko. Siguro papa-assign sila sa UK, doon na rin sila titira. Itong katulong lang, wala tayong magawa. Ngayon pala, tulungan nyo naman ako ipag pre-interview ko ngayon. May employer na gusto akong kikitain ngayon. Gusto lang niya ako makausap ng personal. Magustuhan kami. Sasign na ako ng kontrata na naman. Bagong amo. Hirap talaga pag bago. Siyempre, maninibago ka sa tahanan nila, pag-uugali nila. Pero kailangan ko rin ng pera para sa pamilya ko sa Pilipinas. Pag ganito na panahon talaga, kailangan ng pera. Ang asawa ko, pagsasaka, yung trabaho, hindi sapat. Siyempre, pag magsasaka ka lang doon, bukid yung trabaho mo. Magkakapira ka lang kapag anihan. May mapipitas. Wala. Kailangan kong tumulong. Asawa ko. Para
pangtustos kami araw-araw sa mga anak namin. Okay na ka itong postura ko ganito. Harap ng mga employer. Hindi na ako magkikilay. Hindi na nga rin ako nagli-lipstick. Nag-con lang ako. Lip shiner. Kasi pag hindi ka maglagay ng lip shiner, kuan, manunuyo yung dito mo. Bitak-bitak talaga. Minsan nga dumudugo pa. Kaya malagi kaming mag-lip shiner. Hindi talaga ako mahilig mag-lipstick. Pero minsan din nag-lipstick. Minsan din papaganda rin ako. Minsan din talagang pangit na talaga. Kahit anong gawin. Gawin ko pala ngayon. Pupulbo lang. Kunwari, maputi rin yung mukha natin. Sasalamin lang ako ah. Ganyan lang. Pwede na. Naka-jacket nga ako kasi malamig pa dito. Lamig pa rin. Hindi na halata. Hindi na halata yung mukha ko. Tapos okay na kaya itong mukha kong iharap sa mag-interview sa akin. Boko, kailangan ko itong taliin para hindi nila sabihin na kuan, pagupitan kasi ayaw ko nang maiksi. Maiba kasi nga mo nang pinapagupitan na. Kajakit ako. Dito ako sa daan. Kasi pag sa bahay ng amo ko, hindi talaga ako nag-aayos sa bahay ng amo ko. Kasi alam niyo, nakatulong lang. Ang hirap na. Bihin ng amo na tatalbugan sila. Hindi ako nag-aayos pag ako'y alis sa bahay ng amo. Labas lang. Minsan lang din ako ng lips. Nag-aayos ko. Importante lang. Ayan, okay na. Hindi na ako magkikwintas. Maghihikaw. Para magbuka talaga akong katulong pagkaharap ko yung mag-i-interview sa akin. Mas kailangan ko nang umalis. Ngayon, wag nating kalimutang mag-mask pag tayo'y aalis. Lalo na dito sa Hong Kong. $5,000 yung multa, $5,000 kapag mahuli ka na wala kang mask. Kaya pag tayo aalis, mask talaga, huwag kalimutan. Tapos kailangan may extra mask sa bag, sakali, saka alcohol. Kung hindi na ako nag-alcohol kasi kwan, mahal yung alcohol. Ang ginagawa ko kapag may makikita ako dyan sa mga mall, saan-saan ngayon, basta papasok ka sa mga grocery store, mga kainan, may sanitizer sila doon na makikilibre na lang ako. Gaganon ko yung kamay ko, pusit-sit ganun, dilibre na ng alcohol. Basta ingat lang tayo sa kamay natin. Dapat bawa, huwag basta-basta isubo yung kamay natin sa bunga nga, sa ilong, kahit dito sa tainga kasi yung mga bacteria kasi maliliit yun, maliliit. Pero yung mga ganyan talaga pangkwan lang yan, patakaran gawain ng tao. Pero Diyos naman ang nagkakaalam sa atin. May Diyos naman tayo. Hindi naman tayo pababayaan. Alam na alam ng Diyos bawat kilos at galaw natin. Binabantayan niya tayo. Huwag tayong mag-alala dyan sa pandemic.
Pero sa gawaing pantao, kailangan nating sumunod. Lalo na itong mask dito sa Hong Kong. Wala kang mask, 5,000. Yung sahod namin dito, 4,520. Tapos multa kapag wala kang mask, 5,000. O, diba? Kulang pa yung sahod ko. Kaya mag-mask na ako, alis na ako. Pre-pray na lang tayo. Tapos, maging happy tayo sa bawat ilos, galaw at oras. Inampunan natin para hindi tayo may stress sa mga dumadating sa atin. Nga pala, ganito. Diba mas ito? Meron kasing puro siyang puti. Pero papakita sa puro siyang puti, ito kasi may kulay sa harap. Yung iba na mas, puro siyang puti ito. Ganito siya. Ito, luma na ito na mas ko. Pero, di ko na siya gagamitin. Luma na. Natupi-tupi sa bag ko eh. Puro siyang puti, di ba? Paano mo malalaman kung ito ay baliktad o hindi? Saan yung harap sa ka? Likod. Ito sasabihin ko sa inyo kasi karamihan sa atin basta lang isusuot yung mask, lalo na yung mga bata, isusuot lang nila basta yung mask. Pero pwede rin naman kahit baliktad dyan kasi Diyos lang na babantay sa atin, kaya walang problema. Pero gusto natin sundin kasi itong mask. Ganito kasi siya, di ba? Ganyan. Puro siyang puti. Hindi mo alam kung saan yung baliktad dyan. Saan yung harap sa kalikod. Ayan. Ang sabi nila, hindi naman ako nagmamask noon eh. Kaya naririnig ko lang. Ngayon lang, pandemic kaya nagmamas. Ang sabi nila daw, malalaman mo daw dito ang likod sa kaharap kapag ganito. Ito daw ang harap. Kasi daw, yung tupi niya, pababa. Dapat daw ang tupi pababa, yun daw ang harap. Ganito. Ito ang blue. Blue yung kulay niya. Ayan, halata doon na yung tupi niya pababa talaga siya. Purong pababa pa ganun, pababa. Ganyan oh. Ayan yung tupi niya. Ayan oh. Ito yung tupi niya pababa. Ayan. Yan daw ang harap. Ganyan din yung ganitong purong puti. Yung tupi niya dito, hindi na makikita kasi na tupi na, piklo-piklo na ito. Ayan o, tupi niya, pababa din siya. Kaya ganyan ang pagkuhan. Madumi na pala ito. Hindi na talaga dapat ito isuot. Ganyan talaga siya, ganyan. Pababa. Pag pababa, ang tupi niya papunta sa baba, yun daw ang harap. Dito tayo sa malinis. Hindi tupi-tupi. Ayan o. Yung tupi niya pababa. Ay, ganyan ang harap. Automatic din natin malalaman sa mga may kulay-kulay dito na ang kulay-kulay para talaga sa harap. Ganon. Tingnan mo pag sa likod. Ang tupi niya pataas. Kaya daw dapat ang harap natin ay pababa yung tupi para daw kung sakali ganyan. Kung may didikit dito, hindi siya nasasala kaagad. Hindi siya nasasala kaagad. Halikabok, mga bakterya ba dyan? Hindi siya masyadong nasasala. Kasi pag ganito daw, ganyan, salang-sala talaga. Dito, may bakteriyang didikit dito,
wala na, hindi na siya kumbaga hindi na mahuhulog. Kaya ganyan daw. Dapat pababa. Pababa. Dito daw yung sa taas. Dito. Tapos, ganyan. Dapat pababa ang pagsuot. Ganyan. Tapos, pag may kulay-kulay siya, automatic na nasa harap siya. Kung wala siyang kulay, puro naman puti yung mask nyo. Tandaan nyo lang. Basta ang harap, purong pababa yung linya. At yung may mga ganito-ganito, di ba, yung parang matigas, yun ay sa ilong. Ilong para hindi siya ngayon, may pipirit-piriting ka dyan sa ilong. Sasabit sa ilong kunti. Ayan na ah. Kailangan ko na itong isuot. Kamahalata ako dito eh. May security doon eh. Kanina pa ako. Ganyan na siya. Pababa. Yung medyo matigas dito, dito talaga siya sa ilong. Ano nga pala, kasi matulad ko, pango talaga yung ilong ko. Hindi sasabit yung mask. Kaya ang ginagawa ko din, diba, ito siya maluwang, no? Para sisikip, medyo sasabit sa ilong ko. Kunwari may ilong ako, ikutin ko siyang ganun. Ayan siya, oh, naikot na. Ganyan lang, oh. Ikot na ganun. Para maisasabit ako sa tainga. Para medyo siya sisikip. Tapos yung isa na naman, ikutin ko lang. Depende sa inyo kung gano'n nyo pasikipin. Ikutin nyo lang ganyan. Tapos, ayan na siya. Medyo sumikip-sikip na konti. Sabit-sabit na rin sa ilong ko konti. Tapos, piritin nyo lang dito. Para makahinga kayo dito. Makakahinga kayo. Pag hindi nyo peri din, parang dikit na dikit yung mas dito sa bunganga sa ilong. Hirap huminga, kaya pag piritin yung dito sa gitna, ayan, medyo luluwang dito saka dito sa ilong. Ayan na, pwede na siguro ako nito. Pag pre nyo ako na, may kukuha na sa akin na employer kasi April na yung kuwan ko. Pero pag wala pa daw akong makuhang employer, sabi ng amo ko, secret lang natin to, atin-atin lang. Hindi na kita papipirmahin ng extension visa. Pero, huwag mo kaming iwanan kahit isang buwan lang. April ako magtatapos, kaya May. Gusto nila, kahit hanggang May lang, doon pa ako sa kanila. Sabi nila, kasi ayaw ko ng pipirma, kasi gusto nila papipirma na ako ng extension visa, o di kaya yung 2 years, tapos bigla ay pababain ako ng May, June, July, ganun, kasi July sila alay. Sabi ko, ayaw ko ma'am, kasi parang break contract na yan, mahirap parang maghanap ng trabaho dyan ng amo. Kahit pa sabihin mo na ganun-ganun, magdadalawang isip na yung kukuha sa akin, bakit nagkaganun. Kaya sabi ko, kung gusto nyo ma'am, instead na maghanap ako ng apartment, yun ang sabi ng hipag ko, boarding house sa labas, dito na lang ako mag-i-stay sa inyo. Kumbaga, magpa-part time ako sa inyo. Sabi niya, okay, sige. Kung hindi kami magsusumbong sa pulis, sabi niya, atin-atin lang ito kasi kailangan ka pa namin. Kasi noon pa talaga sinabi na nila sa akin, nung nag 1 year pa lang ako, na gusto talaga nila na mag-extend ako. Ngayon ko lang naman nalaman na sinasabi pa nilang extend ay ilang buwan lang. Kaya naghanap na ako ng amo. Sabi ko, extend lang pala yung extend, ilang buwan lang pala yun ma'am, kailangan kong maghanap ng amo. Sabi naman nila, kung maghanap pa ng amo kaagad, baka iwan mo na kami, kailangan ka pa namin hanggang July kami aalis, sabi nila. Sabi ko din,
kailangan ko rin ma'am kasi hindi ako pwedeng umuwi. Kailangan kong kumita. Tapos sabi niya, o sige, maghanap ka ng amo, pero i-extend ko yung visa mo, sabi ko. Ngayon, sinabi ng mga hipag ko, huwag ka nang magpa-extend. Kasi yung visa, abutan pa naman ng isang buwan kung asikasuhin ka agad ng bago mong employer. Kung hindi nila masikaso ka agad, mga ilang buwan pa. Kaya pwede kang mag-stay dyan sa amo mo ngayon, sabi nila. Basta huwag kang pipirma na, sabi ng mga hipag ko. Kaya, ayun din ang sinabi ko sa abo ko. O, nag-uuna naman sila, pero takot talaga sila na iwanan ko sa Mayo, sa May. Gusto nila, dapat sa May, nandun pa ako sa kanila. Pero sana, yung mahanap ko na employer ngayon, ay maabutan pa ng May. Yung pag-asikaso nila sa bago kong mga papilis. Kasi gusto talaga ng amo ko ngayon na kahit hanggang May lang daw andito pa ako. Kasi busy na rin sila sa pag-asikaso ng mga papel nila. Kasi aalis nga din sila, busy sila. Kailangan may magbantay sa anak nila. Kaya kahit hanggang May lang daw, sana sa kanila pa ako. Grabe nga din yung mga amo ko. Kasi dahil sa gusto nila talagang mag-stay pa ako, ilang buwan sa kanila kahit hanggang May, ano-anong nirarason, i-extend visa pa daw ako. Ayun, talagang kinausap ko sila ng masinsinan. Sabi ko, habang maghihintay ako ng visa ma'am, na ma-release yung bago kong mga papel, kung may bago akong employer, i-stay pa ako sa inyo. Pero huwag nyo na akong papipirmahin. Ah, nag-uo sila. Ay, nagkaliwanagan din kami. Ngayon, nasikasuhin ko na ngayon kung makahanap ako ng amo. May employer na gusto akong makita. Makausap akong personal ngayon. Pupuntahan ko ngayon alas 11. Kaya, anong oras na? Pupunta pa ako sa hipag ko. Dadaan ako sa kanya. Ah, kailangan ko nang umalis. Kaya ingat-ingat na lang tayo lahat dyan. Maging masaya lang tayo. At huwag kalimutan natin mag-pray sa ating Panginoon. Kasi siya lang ang may alam sa lahat ng ating gagawin. Tiwala tayo sa kanya. Hindi tayo pababayaan. Sige, naalis na ako. Babay na. Sa susunod, babalita ko sa inyo kapag may bago akong employer. Salamat sa panonood. Salamat pala sa mga nag-subscribe sa akin dyan. Kasi wala talaga akong alam dyan sa YouTube. Pero gusto kong magkaroon. Kaya subok-subok lang. At salamat sa nagkagusto rin sa akin, sa mga video ko. Yung mga video ko, sa pamilya ko sa amin, sa Pilipinas, tapos yung buhay ko dito. Salamat sa lahat, ah. Salamat. Bye-bye. Bye-bye na. Alis na ako.